Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumango. Naiintindihan ko manang, ayaw niyo kasing sumusunod sa akin eh. Pwede naman akong kumuha ng ibang maninilbihan dito habang kayo ang nagsusupervise sa lahat. That way, hindi kayo masyadong mapapagod. Tumaas ang kamay ng matanda sa narinig. At para ano? Para akong senyorang tagamando rito habang tumatanggap naman ako ng regular na sahod mula sa'yo? Hindi yun makakaya ng sikmura ko, anak. Pero manang, hindi na kayo iba sa'kin. Bata pa si Papa ay kayo nang nag-alaga sa kanya. Hanggang sa akin ay kayo pa rin. Isn't it too much to return the favor? Kahit pa, saka masaya naman ako sa ginagawa ko. Talagang matanda na lang ako, kaya hindi na maiwasang magreklamo ng hugpungan ng mga buto ko. Ngumiti siya sa birong iyon. Kung okay sa'yo anak, magre-rekomenda ako ng pwedeng humalili sa'kin. Pansamantala lang naman habang namamahinga ako. Kayo pong bahala, pero manang, alam mong bukas ang bahay na ito para sa'yo. Makakapagpamahinga rin naman kayo dito. Naramdaman niya ang marahang pagtapik sa kanyang kanang balikat. Nagpasalamat ang matanda at lumabas ng library. Nang wala na ito sa kanyang paningin, ay saka siya ng problema. Kung kailan naman maraming mga trabahong asikasuhin, ay saka pa sumabay ang leave ni manang. Come to think of it, she really deserved a break, pero hindi niya maitatanggi sa sariling panibagong stress ang paghahanap ng katulong sa mga panahong ito. What's this, manang? Tila ibig niyang manakal sa ines nang makita ang ayos ng bahay. Kapag ganitong hindi light ang mood niya, ang ibig niya'y madilim. Pero paanong didilim ang atmosphere ng bahay kung ganitong light blue ang kortina niya at single layer pa? Nawala sa mga kinalalagyan ng mga flower vases na matitingkad at kulay at sa halip ay mga puti ang naroon. Nang magtanong siya, ay nasa kabilang panig ng mansyon ang mga dark colored vases kung saan malapit sa swimming pool at nasisinagan din ang araw. Maging ang mga wall paintings ay naiba rin ng ayos. Maganda naman, hindi ba? Tama nga sigurong ibahin ng ayos ang bahay dahil problema na lang sa araw-araw ang nakikita ko sa'yo eh. He frowned. Manang, kayo bang nag-ayos ito? He couldn't imagine the old woman changing the curtains. Si Mang Frank o si John na lang ang maaaring gumawa ng ganoon o kaya ay si... He immediately discarded the thoughts. Ayaw mo ba, iho? Hindi ba't maganda naman kaysa dati? Kayo po ba? Nasukol si Manang Jonah at marahang umiling. Ako. Marahas siyang napalingon sa puno ng hagdan. Naroon at mayabang sa pagkakatayo ang babaeng kanina lang ay laman ng isip niya. Sinasabi na nga ba niya at hindi siya nagkamali ng akala. A certain scenario popped out in his head at nadoble ang kanyang pagkasimangot. Awa ang agad na humaplo sa puso niya nang mapagmasta niya ang nakahabag na anyo ni Nana Glory. Tila ito isang maamong tupang na sukol sa isang sulok at hindi alam ang gagawin. Well, nasa harap lang naman ito ang predator ng buhay niya na walang iba kung hindi si JC Oliva. Ikaw? Maanghang na tanong ni JC. Kinabahan man ay hindi siya nagpahalata. Kailangan niyang tatagan ang loob kung gusto niyang makabawi kay Brenda at Nana Glory. Yes sir, ako nga. May problema ba? Marahas na inihagis ni JC sa couch na nasa isang tabi ang dala nitong makapal na tila portfolio. Sa tingin niya ay nagawa lang nito ang ganoon nang malamang siya ang may kagagawan ng pag-ikot ng kabahayan. Kung paninindigan ni Nana Glory ang krimen, marahil ay hindi ganoon ang reaksyon ni JC. Nakakainis. Added insult to injury. Wika nga. Who gave you the permission to do this? You're not a helper here. And not even a member of the family to do anything you want without my consent. Hindi ka pamilya, okay. Pero helper? Knock knock. Napalingon si JC kay Manang Glory na ilang saglit ding nag-atubili sa pagsasalita. JC, hindi ba't nasabi ko naman sa'yo na ako ang bahalang kumuha ng kapalit ko sa loob ng isang buwan? Wala akong ibang kilalang pwedeng pagtiwalaan kung hindi si Osang, anak. Kilala ko siya at mabuting bata yan. Bukod pa sa namasuka na siya rito dati. Pero manang, wala naman sa usapang siya ang kukunin nyo. At magkagayon man,
Hindi ba't dapat lang na dumaan muna siya sa approval ko bago magsimula? Hindi ko naman kasi naisip na magkakaproblema pa tayo rito. Ang totoo, inaasahan ko ngang matutuwa ka na si Osang ang papalit sa akin dahil nalungkot ka naman nang mawala siya, hindi ba? Lalong nalungkot ang ekspresyon ng anyo ni JC sa narinig. Napabuga ito ng hangin at saka kumumpas ang mga kamay na nagsalita. Nalungkot? Manang, kailan naman iyon? Kung may nakita man kayong pagkalungkot sa akin after she left, dahil lang sa trabaho iyon at mga obligasyon ko dito at sa kumpanya. Iyon lang iyon. So please, don't make it a big deal. Teka, sino bang overacting rito? Hindi kaya ikaw? Hindi OA si Nana Amo. Ikaw ang OA. Tingnan mong sarili mo. Nalaman mo lang na akong papalit sa kanya sa loob ng isang buwan ay hindi na maimpintang itsura mo dyan. Ano bang problema mo sa akin? Hindi ko kailangang magka-problema sa'yo para ayawan ka, Miss Ebron. Pero kung maaari sana, ang papalit kay Manang ay iyong tipong gaya rin niya. No offense meant, okay, but I want someone who really like her. Older, more efficient, and... Hoy, papayag ako sa older chuvanes mo dahil bata pa akong talaga. But I won't take your other reason, Mr. Bitter. More efficient? Bakit? Pabaya ba ako? Excuse me lang, Nana, ha? Pero nakakababae na kasi itong kurimaw na ito eh. Nung nagtrabaho ako rito, isinulit ko kasi kusingkuhan ang ibinayad mo sa akin. Anong kapalpakan ang nagawa ko para makarinig ng sobrang pagtanggi buhat sa'yo, Amo? Napabuga ng hangin si JC at ilang saglit na tila hindi makapaniwala sa mga naririnig. Granted na highly efficient ka na. I'm giving the credits to you. Pero hindi lang naman iyon ang basehan ng pagkuha ng namamasukan, Miss Ebron. Gusto mo ng diretsahan? Then be it. Ayoko ng goody-goody helper na marunong pa sa akin. At ganoon ka, we can't live in one house. Tumalikot na ito pagkasabi niyon pero hindi siya nanahimik. Wala pa kahit isang nananalo kay Rosemary Ebron pagdating sa World War. Wala pa kahit ang isang JC Oliva. Kapag hindi mo ako tinanggap bilang kapalit ni Nana Glory, iisipin kong may gusto ka sa akin, Amo. Anong sinabi mo? Madilim na madilim ang anyo ni JC nang lumingon sa kanya. Kulang na lang ay lapitan siya nitong muli at sakasakalin sa leeg. Nakakakaba pero kailangan niyang paglabanan ng mga iyon para kahit paano'y makapagbalik ng utang na loob sa kaibigan niya at sa matanda na rin mismo. Narinig mo, hindi ba? Ang totoo, iniisip na ni Nana Glory na hindi mo ako tatanggapin dito dahil ayaw mo akong nakikitang nahihirapan. May gusto ko kasi sa akin, hindi ba? Ang sabi ko naman ay hindi totoo ang iniisip niya. Pero ngayong sa harap niya mismo ay ipapakita mo ang ganyan, wala na akong masasabi pa. Pinatutunayan mo lang na tama siya, Amo. Stop it, Rose. Don't call me such names from now on, okay? Minsan ko pang marinig sa'yo ng kung ano-anong itatawag mo sa akin at hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka. Muli itong tumalikod. So what? In or out? Sigaw niya habang pumapadhik ito ng hagdan. Whatever, ganting sigaw nito na ikinangiti niya. Isang malakas na yahoo ang naisigaw niya bago siya itinulak ni Nana Glory sa komedor. Ikatlong araw na niyang namamasukan kay JC nang magdesisyon si Nana Glory na magpaalam. Uuwi na raw ito at babalik sa susunod na buwan sa eksaktong petsa ng pag-alis ito. Magkahalong damdamin ang sumampuso niya lalo't hindi niya alam kung anong damdamin ni JC sa pananatili niya roon. Lungkot dahil wala siyang kasama liban sa driver na si Mang Frank at Jonah at takot naman para sa sarili laban kay JC. Mula kasi nang dumating siya roon ay hindi naman siya pinagkakausap nito. Hindi niya tuloy alam kung naiinis ba itong talaga sa kanya, nai-intimidate o ano. Basta ang alam niya, masaya siya at nakabalik siya roon. Masaya siyang muling nakikita si JC at masaya siyang nakakasama ito sa araw-araw. Kung bakit ay hindi niya alam at hindi na rin niya ibig pang alamin. Ang mahalaga ay makakatulong siya kay Nana Glory kahit sa munting paraan gaya nito. Hindi niya malilimutan ang mga utang na loob dito at sa matalik na kaibigan si Brenda. Hindi pa nagtatagal buhat ng makalabas sa kulungan ng tatay niya sa tulong ni JC ay nasangkot na naman ito sa panibagong gulo. Mabuti na lamang at nagkataong dumaan si Mang Canor sa mismong lugar ng pangyayari kaya nasaksihan nito kung paano nasaksak ng isang kasama ng tatay niya na si Mang Poldo ang lalaking nakasalubong ng mga ito. Walang partikular na dahilan ng gulo.
Marahil ay sanhi lang ng masamang impluwensya ng alkohol at kung ano-anong masamang elementong ginagamit ng lalaki, kaya nagawa nito ang ganoon. Ang sumatotal ay nakarating na naman ang presinto ang tatay niya at dahil may previous record ay nahirapan itong magpaliwanag sa mga pulis na naroon. Kung hindi pa sumunod si Mang Canor ay hindi makakauwi ang tatay niya. Kasama si Mang Canor ay sinamahan naman ni Nana Glory ang tatay niya sa ospital kung saan naroon ang taong nabiktima ng ni Mang Pablo. Kinaisap ito ng masinsinan ng tatlo at humihingi ng dispensa sa nangyari. Nagpatawad naman ang biktima at nangako itong hindi idadamay sa kasong isasampan nito kay Mang Poldo, ang mga kasama nito ng gabing mangyari ang gulo. Isang bagay lang iyon na hindi niya malilimutan sa pamilya ni Brenda. Kung tutuusin, mula pagkabata ay marami na siyang utang na loob dito. Maging ang buong pamilya nito ay extension din ng kabutihang loob ng kanyang kaibigan, kaya naman anong tulong man ang hingin nito ay bukal sa loob niyang ibibigay. Nang minsang bisitahin niya si Brenda sa bahay nito, ay nabanggit ng kaibigan ang karamdaman ni Nana Glory, kaya hindi siya nagdalawang isip na ipresenta ang sarili. Alam niya, mahirapan siyang paumuin ang masungit na si JC. Pero ano bang karapatan niyang magreklamo kung sa napakasimpleng bagay lang naman ay maaari siyang magbalik ng pasasalamat sa pamilya ni Brenda? Kung tutuusin pa nga, ay hindi naman talaga tulong iyon dahil tatanggap naman siya ng isang buong buwang sahod kaya walang mahirap sa ginagawa niya. Hitting two birds in one stone, wika nga. Three birds pa nga kung tutuusin. Kikita na siya, makikita pa niya ang gwapong amo at buko doon ay makakatulong pa siya kay Nana Glory para magawa na nito ang matagal ng planong one-month vacation leave sa trabaho. Napadiretso siya sa pagkakaupo nang marinig ang isang hindi pamilyar na tinig na nagbubuhat sa living room. Tumayo siya upang sinuhin ang bisita. Manang, nariyan ba si... Oh, I'm sorry. I thought you're Manang Glory. By the way, nariyan ba si JC? Kung papakinggang mabuti ay maayos naman ang pananalita ng bisita pero dahil maganda ito, sopistikada at mukhang intelihente, maarte ang dating nito. Napataas ang isang kilay niya nang hindi sinasadya. Bagay na alam niyang hindi nakaligtas sa paningin ni intruder. Nasa itaas, saglit lang po tatawagin ko. Ano nga ulit ang pangalan nila? Casual niyang tanong. This time, ay ito naman ang nagtaas ng kilay sa kanya sa paraang parang itinatanong ang end, who you are, idiot line, na napanood niya sa TV. Tell him it's Zenny. Nag-echo sa kanyang pandinig ang pangalang iyon. So ito pala si Zenny, ang tanging babaeng totoong minahal ni JC. Lalo na siyang nainis. Hindi niya naiwasang balikan ng tingin ang kabuuan nito. Mula ulo hanggang paa ay tinitigan niya ang babae. Obvious nga lang siya dahil nasa unang baitang na siya ng hagdan nang gawin niya ang pagsusuring iyon. Nakatanggap siya ng isang matalim na pag-irap mula rito kaya minabuti na niyang tuluyang tumalikod upang tawagin si JC. Isang katok pa lang ang nagagawa niya ay nagbukas na agad ang pinto ng silid. Nabigla pa siya kaya agad na napaatras ang kanyang kanang paa. Naroon na agad at nakatayo si JC. Bagong paliko ito at tumutulo pa sa kabuuan ng dibdib nito ang tubig na nagmumula sa magulupan nitong buhok. Tuwalya lamang ang tanging nagtatago ng ibabang bahagi ng katawan nito at ang itaas na bahagi ay malayang nagyayabang sa kanyang paningin. Ano yun? May bisita ka sa ibaba? Sino raw? Walang kabuhay-buhay na tanong nito. Okay lang dahil hindi naman niya iyon napapansin. Her eyes were busy inspecting his lean chest. From there up to his flat abdomen. Zenny. Ganun pala yun. Doon pala sa bahaging iyon nagmumula ang curls at nagtatapos sa... Rose! Napakislot siya sa malakas sa tinig ni JC. Bigla siyang natauhan at sakalang napagtantong hinahayo na pala niya ang titig ang kabuuan ng mala-adonis niyang amo. Okay, please tell her you to give me 5 minutes. Napasimangot siya. Bakit 5 minutes lang? Hindi pa 5 days. May sinasabi ka? Wala sir. 5 minutes. Copy. Bababa na ako. Hindi na niya hinintay ang isasagot ni JC at agad nang tumalikod pero hinawakan nito ang palupulsuhan niya at nagtatangkang napatingin siya rito. Sir? Ngumiti ang mga mata ni JC at may kulang ilang segundo silang nagtitigan. Rose. Yes sir? Pakilinis naman ang bathroom ko. Idamay mo na rin ang veranda para naman malinis pagbalik namin ni Zenny. Outs naman? Hay nako Osang, tigilan mo na kasi ang pagpapantasyo mo sa iyong amo. Mukhang nasasaktan ka lang.
Naku mga kafelisidad, talaga namang ang palaban at mungangerang si Osang ay makakaramdam na naman ng grabing selos. Abangan!